Hey guys, it's been a while. So, ang tagal ko pong walang upload kasi nag-aral ako for the past 7 months, almost 7 months. So, yun. Encounter problem kay Toothless during nagda-drive ako. So, I think it's a good opportunity na may ma-upload tayo. So, ito yung video. Papakita ko sa inyo. Hello guys. So, here's another sign of the ABS and the handbrake. Pag nakaganyan siya, mabigat. And then, pag mabilis ka na, mawawala siya, right? Pag tumatakbo ka na ng 40, let's wait for a while. So, I know, I have a suspect. I mean, may suspect siya ako. If, saan siya? Anong problem niya? Bakit sa ganyan? So, kapag ganyan na hindi nagalaw ang kanyang speedometer, I had a feeling yung speed sensor to. Kasi remember the time na, like, ayun, nawala na, hindi na siya gumagalaw. Remember the time na nawala siya. See, pag tumatakbo ko na mabilis, nawawala siya. So, yung time na nakailaw yan, naalala ko, nagpalit ako ng speed sensor dito sa kabila. Kasi akala ko yun yung sira. Alright. So, yun. And then I remember that time na nag-fix tayo ng problemang yun. Na nagpalit ako ng speed sensor dito, which is ang pinalit ko is replacement lang from Lazada. So medyo I have a suspect na ito ngayon, so ibabalik ko yung original niya. Alright, let's go. Tapos maglilinis na rin ako ng preno, ng brake, pero most likely yun ang i-ano natin, bibidyo natin. Alright, let's go. So guys, napalitan ko na, bali maglinis lang ako ng preno, check natin lahat yung ABS kung meron mamaya. Okay, bye! So guys, ayun ang hapon na, tapos na ako maglinis ng preno. Ngayon, ayan, voice na ako. Ngayon, sisilipin na natin kung okay na yung nawala na yung signage ng ABS tsaka handbrake. So, i-flip ko na lang to. So, eto siya guys. Paandarin natin, tingnan natin. Okay, it's already 5:17 na. Tingnan natin. Okay guys, nawala na yung ABS kagad. Alright. So, yeah. Wala na yung ABS tsaka handbrake niya. Okay. So I'm gonna drive on the town a little bit. Tapos
Tignan ko kung magpapakita siya o hindi. Alright guys, goodbye. So yun guys, naikot ko na si Toothless, ano. Bale, wala na yung kanyang ABS and handbrake problem. By the way, may papakita ko sa inyo, which is yun yung gagawin natin sa susunod na video after this. Pag iisa-isain ko na. So, meron tayong cushion. So, alam nyo naman siguro kung saan banda to. Kung hindi nyo alam kung saan banda to, wait until ma-finish tong video na to. Kasi, ano ngayon, Friday. So, tomorrow will be Saturday. Doon po natin i-video to. So, all in all, kasama na siya. And then, meron pa ako isang surprise, which is totoong DIY siya. I-spill ko na lang sa next video. Okay? Sa susunod na video after neto. Okay guys, bye-bye. Ako'y magpapahinga na. So, malamang susunod na video na to is another day. So, bye-bye. Hello guys, so ito yung binili ko. Ito yung part number. Para dito yan. Kita niyo yan. Wait lang. Kita niyo yun. Chinelas lang yun, no? That one. Ito. Ayan. Dito yan. Ito dapat yan. Yan. Nasira na kasi. Kailangan niyo nang bumili ng ganito kasi meron naman yung mga replacement talaga. Pero hindi siya kagaya ng original na ganito din yung kulay. So, bumili kayo habang meron pa available. Kasi konti lang nakita. Ewan ko na lang ngayon kung meron pa. Ayan. So, yun, papalitan natin yan. Kita nyo yan. Kasi yung dati nyan, wait lang, kunin ko yung dati nyan. Ito yung dati nyan, guys. Ayan, nadurog. Ang tendency niya, kapag sira na yung ganito mo, mas mataas na to kaysa dito. Ayan. So, tingnan nyo yung play. So, mas mataas na siya compared dito. Tsaka, hindi na siya gaya nung dati kasi, tingnan nyo, masyado nang walob eh. So, papalitan ko lang yan. So, wait lang. Madali lang naman palitan yan. Shoot mo lang naman to. Shoot mo lang to dun sa may butas nun. Okay? Let me show you how i-set up ko lang tong video. Okay? Wait lang. Eh lang guys. Ang liit na nung play niya compare sa dati ang lubog-lubog kanina. Okay? So yan guys, halos pantay na siya. Kanina mas mataas siya dito. Kumbaga ganyan siya kanina. Ngayon mas mataas na siya. So I recommend sa mga ka-views natin dyan, i-check nyo na yan. Tsaka look, oh, dumi oh. So may time na lang kayo maglinis, ganyan. So, I recommend na i-check nyo na ito. Kung pabitak na yan, mag-order na kayo. Kung napapansin yung palubog na, yan, mag-order na kayo. Okay guys, bye-bye. Hi guys, kung napapansin nyo, nandito ako sa likod ng sasakyan, which is yun yung lugar kung saan natin gagawin yung ating DIY. So, ang ating i-DIY ngayon ay ang rear fog lights. So, dati, nung chineck up namin to, itong rear fog lights na to, may butas na siya. I mean, yung siguro yung dati may-ari na sinubukan niyang maglagay ng ilaw, pero baka hindi niya ginustuhan, nagustuhan yung ginawa niya or pinagawa niya, kaya tinanggal niya. So, tatanggalin natin yan ngayon, tapos gagawa natin yan ng paraan para umilaw. Dapat mag-on din ito, kasi kaya tinawag na fog light, kasi gagamitin mo siya pag mahamog, pag zero visibility na, dagdag ilaw siya. Okay? Kasi pag naka-park light lang siya, alam nyo naman sa mga ating videos, konti lang naka-ilaw. So, pag nag-on ka rear fog light, siya pang
dagdag na ilaw. So, for safety din, para makita din nung nakakasunod sa'yo. So, let's go! Guys, na tinawagan na ako for pila ng kotse sa car wash kasi nakapila ako for car wash. Kaya hindi ko siya natapos. Anyway, tutuloy natin mamaya sa bahay kung may time pa. So yeah, we'll see. Alright, bye! Hi guys, so ginabi na tayo. So mabilisan na lang ano. So pag inon mo na lang yung park light, doon na lang siya ihilaw. So for viewing pleasure, kahit tumhaambon na. So eto na. Watch nyo na lang guys. Guys, salamat sa pagsubaybay. I hope you like this video. Ang tagal ko na kasi wala upload kaya gusto ko rin mag-upload para to unwind a little bit ba. So sana nagustuhan nyo, sana may konti kayong natutunan sa ating pagdi-DIY. So I hope to see you soon guys. Sana mag-upload pa ako ulit ng mas maraming DIY. So yun guys. Thank you for watching. Please follow and subscribe. Bye-bye.